ako. May microphone ba ako maganda? Mga paandar mo, timiyap, kakaiba ka. Pinag-uusapan pa rin mga ka-team Unbearable. Welcome dito sa Unbearable Channel sa YouTube. Papa Unbearable Ambet Nabus. Mula sa DZMM, papuntang Kasambuhay, sa aming mga vlog, etc., etc. Eto di kami. O yun na nga, napipikon pa rin ako. Napipikon, although ano na po ito, mga mahigit isang linggo nang nangyari. Pero pinag-uusapan pa rin sa apat na sulok ng industriya. Apat na sulok ng industriya ang pagpapaandar. Sorry ha, I'm gonna use the term pagpapaandar nitong sina Team Yap nung nag-birthday. Actually, late nga siya eh, kasi nasundan pa ito nung... Sino bang nauna? Team Yap na unang nag-birthday and then si Raymond Gutierrez. Alam mo, itong mga feeling entitled na to. Pasensya ha, kilala ko kayo. Nakakasalamuha at nakakatrabaho ko kayo. Pero sa panahon ng COVID, sa panahon ng may pandemya and everything, talaga namang maituturing namin karumal-dumal ang mga pinaggagawa ninyo para magpasiklab lang na kayo'y mayayaman, mga influencer na naturingan at nag-birthday ng mga may paandar, kahit na ang mga protocol. Sabihin nyo naman, wala kayong vinayulate. Ano walang vinayulate? Sino may sabing walang na-violate? Eh di ba yung mass gathering issue nga? Although di ba, nagiging sobrang affected ang netizen at yung mga observers and mga common tao, kasi doon nila nararamdaman yung disparity between the rich and the poor. Kasi, diba, pag mayaman nga naman, tapos nag-violate or gumawa ng sa tingin ng society ay hindi tama or against sa norm na tinatakda ng mga protocol, ganun lang ang pinibigay na parusa. 1,500. Pagkatapos, ing-ing lang na sorry. Ano po? I-claim nyo, no? Gusto ko kayong... Oh. Kasi nakakabwisit lang. Pag, diba, yung mga taong gobyerno, yung mga supposedly nagpapairal ng batas, nagpapatupad neto, tapos sila yung nakikita mong namumunay na nagba-violate or may mga lapses sa kanila mga judgment. Kaya ako, hanga ako dito sa Baguio City Mayor na si Benjamin Magalong, na at the same time ay concurrently siya rin yung supposedly naging czar ang tawag nung ano eh sa contract tracing chu. Tapos na nagkataon na he was there para naman sa isa pang event, meron yatang museum something doon sa Camp Jan sa Manor ba yon, kung saan ginanap yung pa-party nitong pa-under na si Team. Ito si Team Yap, parating ganyan. Eventologist kuning-kuning, nagpapaka-Hollywood ang effect. Tigil-tigilan na nga kami ng mga ganyan. Tapos nagkataon yung mayor na doon din daw. Tapos napunta siya, parang na-invite kasama yung Mrs. or what. Picture-picture din. Hanggang nakalimutan na magsuot ng face mask, face shield. Social, nakalimutan din ng social distancing kasi siguro na starstruck siya. Ayun. Eh, supposedly, bilang isang ama ng Baguio City na hindi kailangan ng promotion, tandaan mo Team Yap, nakakaloka ka, ginagawa mong bobo ang mga Pilipino para sabihin mong nagpunta ka doon, nagpa-party ka para i-promote ang Baguio. Ulul daw lang naging sinabi ko, no? Hindi, huwag ka na pa, masyadong pa-cute. Hindi ko maintindihan eh kung saan ako pumupulot ng ano mo, kala mo naman kung sino kang wala ka naman sa, hindi ko maintindihan kasi ito sumulpot na lang yan sa industriya. Natapos sa gaganyan-ganyan, nag-aano ng mga stars, ay ginanong karawan, no? Pero hindi, seryoso kami team. Hindi ako, kahit nag-apologize ka, nag-sorry ka, nag-deny ka na walang naka-contract ng COVID among yours, among the bisita at kung mga friends mo doon, hindi 'yun ang issue. Ang issue pa rin doon, may ginawa kayong hindi tama sa pagpapaandar ninyo. Diba kayo, dapat sa isang kwarto na lang, so sa kwarto kita mo mga nangyayari, kung ano pinapakita sa balita. Kagaya nung nangyari doon sa namatay na flight stewardess. Alam na nilang yung kalokohan, doon sila nagsisiksika sa isang room para lang makapagpaandar, tapos pinupost pa ng pinupost. Anong example ang tinuturo nyo sa mga tao at sa mga nanonood sa inyo? Tapos sasabihin nyo, influencer kayo ng ano? Kakaloka itong mga to. Kaya lang pinag-uusapan ngayon, dahil nakakairita. Although, ako isa ako sa mahumahanga dito sa Baguio City Mayor ito, nung mag-resign siya na bilang bahagi ng pagpapatupad ng protocol sa COVID-19 natin dahil nasa pandemya pa rin tayo. Nag-resign siya bilang czar
ng tinatawag natin contract tracing, etc., etc. Kasi tama nga naman, may social responsibility and accountability na tinatawag. At bilang punong bayan, o tatay na naiintindihan mo supposedly ang mga batas, regulasyon, at tapos nagkaroon ka ng lapses sa yung judgment dahil nakihalubilo ka sa kanila, eh dapat lang talaga mag-resign. Diba? Oh. Ay naman, dapat pala resign ganito. Yan. Pinapakita mo na magandang example ka kasi, ay sorry po mga kababayan, tao lang ako, nagkamali. Siguro, ang dami ko lang nakitang magaganda at magagwapo dito. O di ba, natuwa akong masyado sa mga nakita ko. Nakalimutan ko na may tungkulin akong dapat gampanan. Kasi ganun talaga ang tao eh, di ba? Nagkakamali pa minsan-minsan. Minsan may mga maling desisyon tayo na akala natin ay tama. So tama lang na mag-resign ka. Kesa, at kasi itong gobyerno naman ano, parang pinigilan pa ba to doon? Parang pinipigilan nila ano, na huwag mag-resign. Eng din itong gobyerno, itong mga, kung sino yung ano, ewan ko sa inyo. Kaya anong binibigay ninyong value sa atin, sa mga common tao? Ha? Ayan, mula kay Team Yap, mula sa kung sino-sino nagpapa-under dyan. Ganun na lang. Tapos ang penalty lang, 1-5. He! Ang tip ni masahista mo lang, mas malaki pa ang binibigay mong tip sa masahista mo, no? Tilan mo ako. Nabibisit lang ako. Kasi, yun nga, as I said earlier, talagang maliwanag na maliwanag ang disparity between the rich and the poor, the famous and the infamous. Diba? Huwag ganun. Kasi lahat tayo cry for ano tayo, freedom, cry for democracy, let's rally for ganito, unity, etc., love, blah, blah, blah. Pa-influencer, pero kung ako yung namumuno ng kaingingan, ako hindi ko tatanggapin yung pag-apologize eh. Dapat may iba pang accountability na dapat anuhan yan. Ever since naman, hindi ko naman talaga siya pina-follow, excuse me, no? At hindi ko kailangan. Dahil hindi ko naman kailangan mga ganyan to. Hindi naman ako social climber daw, diba? Social na kapatagal. Hindi ka pa pinapanganak, nasa industriya na kami. Tigilan mo nga ako. Nakakabwisit lang. Kasi ito naman kapatid ni Rufa, si Raymond, ganun din. O, kasi naunang nag-birthday, na late lang na pag-usapan. Pero, kita mo, gano, at least, believe ako sa mga tao dun sa namumuno dun sa Taguig. Sa Taguig ito nangyari, no? Yung kay Raymond Gutierrez naman, ano? Pinaklose nila yung ano, pero hanggang kailan? Kunting himas dyan sa mga namumuno, bukas na naman yan. Eh, kailangan may magdudusa kasi, kailangan nagsiset ng tamang example. Kailangan, may napaparusahan din. Ay, ang problema, yung gobyerno nga mismo. Obvious na, yung isang senador, ganito, nilabag. Anong ginawa ng hustisya, ng husgado? Pinawalang sala daw. Walang nakitang ano daw, ground para chuchuchuchu. Merong isang official naman ng militar, chuchuchuchu, nagmanyanita-manyanita kuning-kuning. Ano, wala daw nilabag na ganito. Ay, na-promote pa. Hi, only in the Philippines! Kaya mga katitang beta ball, ingat-ingat na lang po tayo kasi ganun talaga, kinakailangan lang matuto na tayo ng ating mga responsibilidad. Pero ang importante pa rin, as we speak now, meron pa rin tayong kahit papanong freedom kasi nabuboljak pa natin ang mga ganyang klaseng pangyayari at ilang mga personalidad na alam naman natin, wala namang gustong gawin sa buhay kundi magpasiklab ng magpasiklab, magpaandar na ng paandar. Sorry and sad to say, sa mga ganun lang naman sila kilala, pero sa mga ibang larangan, di mo naman sila makikita. Kunwari, nandoon, namudmud ng mga relief codes para sa mga mahihirap, na biktima ng bulkan, na baha, etc., etc. Kasi purating mo lang sila nakikita. The glamour, yung mga glamorosang emote, nag-display ng mga mamahaling bag, alahas, kung anong kasuotan, etc., etc. Let na wag nasabi ko and on the note, mga kapamilyan, mga kaibigan dito. O, wag na natin idami pa yung iba, although nadudundon yung mga ibang sina Apples Aberin, sina Casey Concepcion na may mga na nakasali din, tapos si Casey nag-apologize, bla bla bla. Alam mo, hindi namin basta-basta tinatanggap yung mga apology nyo na gano'n. I think it's about time na dublehin ninyo yung effort ninyo at ipakita ninyo na deserving kayong tawaging mga social media influencer para sa kabutihan, para sa positibo, para sa kagandahang asal at para na rin sa yung majority talaga nagbe-benefit, hindi kayo lang. Sobra kayong mga feeling nyo entitled kasi mayayaman kayo at may mga apelyedo kayong ganyan. Tigilan ako!
Yan na ang masasabi ko dito sa Unbearable. Ako po kayong lingkod, Papa. Tapos sa mga gusto mag-react, sa mga gusto mag-share, welcome lang po at maraming salamat sa lahat na patuloy na nasusubscribe po sa amin. Unti-unti po, dahan-dahan lang po tayo, slowly but surely. Kasi ang content po nga natin dito, ganun lang, namumuna tayo, nagbibigay tayo ng mga chika sa showbiz at palakasan. Dahil sabi nga po namin, hindi namin pinagyayabang dahil talagang dito na kami nabuhay since 1980s pa. Kaya sa mga nagtatanong dyan, better do your research at tingnan nyo kung ano na rin yung naging body of work namin on and off ng aming mga trabaho. Kasama naman ang focus. Kasi minsan, kailangan mo talaga mag-brag, magyabang kung ano mga pinagagawa mo at nagawa mo sa bayan. Kasi may mga taong kagaya nila na, alam mo yun, pagpapaandar lang ang alam. Pagpapaandar! At bago pa kami huminto sa aming mga kaandaran dito, magbababay muna kami at magte-thank you at Josie Dagami Johnson, Jens Australia, Graciela Bables, Jackie La Chica, Chona Soriano at marami pang iba, Ati Lolita Di Dios Katsuki dyan sa Japan, si Loida Halgalado Nagasawa, at parang kabisado ko mga pangalan, si Nancy Rutherford dyan sa Austin, Texas, at lahat ng mga kaibigan, kapamilya ko naman dyan sa Canada, Nabus Family, and lahat, Vaughn, sina Mercedes McIntosh, good evening, good day, good afternoon, at sa Connecticut sa USA, ang aking friends, si Roger Esmer, at saka si Jerick De Lucientos, ang aking mga business partners po dyan. Bye-bye! At maraming salamat, magbabalik po kami dito sa Unbearable Channel!